Idede. Isang blunder o kapalpakan ng tawag ni Philippine Information Agency Director General Harold Cavite sa kontrobersyal na federalism video na ito ni Communications Assistant Secretary Mocca Uson at kanyang co-host na isang blogger. Sa isang post sa Facebook, sabi ni Cavite dapat magbigay ng isang public apology si Uson dahil dyan. Dapat din daw mag-leave of absence muna si Uson para magnilay-nilay sa issue. Tulad ni Uson, nasa ilalim din si Cavite ng Presidential Communications Operations Office. Sabi ni Cavite, matagal na silang tila walang ginagawang aksyon, kaya panahon na para may magsalita at para masita ang mga opisyal na paulit-ulit na lamang na dinudungisan ng reputasyon ng gobyerno. Palagi na raw nasa poor taste ang mga aksyon ni Uson. Nagpapakita raw ito ng kawalan ng judgment o pagsusuri at nakasasama sa reputasyon ng mga government communicator. Nung unang ipost ni Cavite sa kanyang Facebook kagabi, may litrato ito ng mga taga-PCOO kasama ang pinuno ng PCOO na si Secretary Martin Andanar. Wala si Uson sa litrato na tinanggal na kinalauna ni Cavite. Sa Facebook post naman ni Communications Assistant Secretary Marie Banaag, sinabi niyang wala raw kinalaman ang litrato nilang taga-PCOO sa opinyon ni Cavite kay Uson. Meeting daw nila yun at wala silang intensyon na husgaan ang isang kasamahan sa trabaho. Si PCOO Undersecretary Lorraine Badoy nakasama sa meeting ang sabi, binanggit ni Cavite ang nararamdaman niya sa ginawa ni Uson. Well, he made his thoughts known to us, his opinions. And he told, well, he's free, no? He has a right to his opinions. I don't think Director Howie was speaking for anyone else but himself. He's made that very clear. Aminado si Badoy, may mga nasaktan sa ginawa ni Uson, lalo na mga indigenous groups na nagtutulak sa federalismo. Tinanong si Badoy kung dapat bang mag-sorry si Uson. Should she apologize? I don't know if she feels like doing it, I guess. No, it depends how she views the whole thing. I also align with the president. I look at the president. I mean, he's cool with it, so... Also because number one, I've not really thought about because I have so much to do. I mean, look at this, diba? And then, well, I can't be wasting my time and energy on things that are not of my concern. Sinubukan namin kunin ang panig ni Uson pero hindi raw muna siya magpapaunlak ng anumang panayam. Si Andanar naman sinabing ipinauubaya na niya ang pagsasalita kay Yusek Badoy. Si Presidential Spokesman Harry Roque, no comment naman sa panawagan ni Cavite kay Uson. Joseph Morong, GMA News.